Good morning mga kabalay, ako po si Marvin Fulo, ang inyong Affordable Home Finder, Regional Manager of Senarca Realty. And today, I'm going to share the 3 tips sa pag-avail ng house and lot. So since kaka-start lang natin dito sa sa YouTube, no? Ayan, plano ko muna sa inyo magbigay ng 3 tips sa pag-avail ng house and lot. So first, umpisaan natin, know your goal for the property. Ano ba yung purpose natin sa avail nating property, no? Kung personal use ba or for investment. For investment, andyan yung pinarerentahan yung unit niya. So, ang kagandahan din kasi noon, iba-iba kasi yung purpose natin sa pag-avail ng property, no? So, most of my buyers kasi dun sa mga nabenta ko is pinarerentahan nila. Ang kagandahan doon, nababayaran mo na yung may nagbabayad para dun sa monthly amort mo at the same time kumikita ka. So yun yung tinatawag na passive income, no? Kapag may mga parenta kang ganyan, monthly may inaasahan kang kaching. Diba? So yun, second is know your financial status. So yun, discipline to allocate your budget throughout the terms. So may iba-iba kasing terms yan, especially para dun sa mga mag-i-installment. Meron tayong mga financing, diba? Meron tayong mga pag-ibig financing and bank financing. So, meron dyan 5 years to pay. Kapag kay pag-ibig kasi, maximum of 30 years. And kapag kay bank financing naman, is maximum of 20 years. Meron tayo dyan 5 years, 10 years, 15 years, mga ganun. So, kailangan lang natin yan i-budget. Kung magkano ba yung magiging monthly amort mo. And magbe-base yan sa magiging net disposal income mo. And ang kailangan mo din dyan i-consider is yung mga expenses mo. Siyempre, di ba? Yan yung bayad mo sa kuryente mo, sa tubig, sa food, or other expenses pa. And dito, sa pag-avail ng bahay kasi talaga, tuturuan ka talaga dito mag-budget para matupad mo yung home goals mo, no? Para sa katuparan ng home goals mo talaga, and hindi ka madali sa pagbabayad, kailangan mo talagang mag-budget. Matuto kang mag-budget. So, kung dati, happy-go-lucky ka talaga, party-goer ka, mababawasan. So, para doon sa mga young professional talaga na gusto magkabahay, tuturuan ka ditong magtipid para doon sa home goals mo. And at the end of the day naman, may magandang bunga. May tumawag lang pero proceed tayo sa pangatlong tips, no? Last tips natin is location. Check out the development surrounds with it. So, yan, yung vicinity natin. Meron po ba dyang malapit na palengke? Meron po ba dyang malapit na school? Meron po bang malapit dyan na church, mall, etcetera na kailangan natin, no? Terminal para kung accessible ba yung location natin. So yan, dyan ko na po muna tatapusin yung tips ko sa inyo dito sa video na to. Mas excited po ako para dun sa mga home tour na idadagdag ko dito sa channel na to, no? Na i-share ko para sa inyo at samahan nyo po ako dun. Para updated po kayo doon, like and subscribe nyo lang po itong channel ko. And hit nyo po yung ring bell para lagi po kayo updated doon sa mga videos. Notify po kayo para doon sa mga bagong videos na i-upload ko po dito. No? So hanggang dito na lang po. At magkita-kita po tayo sa next video na i-share ko dito. Maraming salamat po at have a good day sa lahat.